Hi guys, good morning. Nandito po tayo sa aking Beta Barracks. Ngayon, i-demo ko sa inyo paano i-breed ang Beta. Dalawang klase lang ang i-breed natin, i-demo ko. So guys, bago po pala, watch my video. And then subscribe na lang, i-subscribe niyo ako. And then after niyo panoorin yung video ko, i-click niyo ang bell para ma-notify kayo sa aking i-upload na video araw-araw at sa mga bago na video ko. Yun guys, so sa lahat ng mga beta breeders sa buong mundo. Guys, at sa mga beginner, tip lang tong i-share ko sa inyo, konting knowledge paano i-breed ang beta. So guys, kailangan lang natin ng pair na beta. Before yan, kailangan natin i-prepare yung ating beta tank, beta breeding na tank. So kailangan natin ng kailangan natin ng chimney. Ayan. Para ikulong natin dito yung female na beta. Ayan po. Ayan po yung ating beta breeding tank. Ayan. So guys, ayan guys, kailangan natin ng talisay leaves para sa ating beta breeding. Lalagay lang natin to sa beta tank, sa beta breeding tank. Yan po, lalagay natin talisay leaves. Kailangan yan para makondisyon yung mga breeder natin. Yan po, at asin, isang kutsarang asin nalagay natin dyan sa beta breeder tank. Isang kutsarita lang yan guys. And then pinalagay na natin yung ating mga materials. Ayan na po, nakalagay na sila. Ngayon eto guys, ito yung breeder. Yan po, Black Samurai. Ito po yung tinatawag nilang Black Samurai. So lalagay na natin tong female sa ating chimney. So ayan guys, okay, at ito naman guys yung male. Ito yung male na breeder. Okay natin ito guys. Yan. Ito po yung breeder natin. Yung male po, sa labas lang siya ng chimney para siya yung gagawa ng bubble nest. Hi guys. Tabi ka muna be. Tabi muna, tabo. Tabi muna. At yun yung isang pair na superin natin. Mamaya ilalagay natin dyan. So guys, ganito na mangyari. Ito pa pala yung female na super red. Yan po, ang ating super red na female. Lagay natin sa beta breeding tank.
Ito po yung mail. Ayan po. Ito yung mail. Ayan. So guys, lalagay na natin yung ating mga breeder. So titingnan natin. Pasensya na tayo, wala tayong magandang ano ng cellphone. Pinapawisan ako, guys. Ito na, guys. Ayan. Ay yung female. Kulong yung female sa chimney. Ayan. Ito yung ating male. Ayan po. Hintayin na po natin siyang magkaroon ng bubble nest. Guys. At ito yung super red. Ito yung super red natin na breeder. Ayan po. Ito yung ating male. Ayan. Nakalagay lang siya, guys, sa labas, ha. Gagawin natin yan, guys. Gagawin na natin, guys, sa mga breeder na yan. Hintayin na natin sila mag bubble nest, yung mga breeder, yung beta natin. Kapag, after 2 to 3 days, pag nag bubble nest na sila, pwede na nating pakawalan yung female natin para mag mate na sila. Ngayon, pag nag mate na sila, pag nakita mo na na meron na silang egg, tanggalin na natin yung female. Ibalik na natin sa jarring. Ibalik na natin sa jarring yung female, at tapos conditionin na naman para sa next batch ng breeding. So ganun lang, guys, kadali mag-breeding ng beta. Hintayin mo lang. After na mag-eggs, one day, mag-hatch na yung eggs ng beta. After na mag-hatch, hintayin mo lang na mag-pre-swim 3 araw. Pag nag-pre-swim na yung beta, pwede na natin pakainin yung mga fry. Prepare na natin yung ating BBS. Kung walang BBS, may moy na, na-adapt niya. Kung walang moy na, impusorya, pwede rin yung impusorya, pero guys, ano lang sa impusorya, dahan-dahan lang sa pag-feeding, kasi yan, yung tubig niya medyo may amoy, baka yung tubig natin makontaminate, mamatay yung ating mga fry. Kung wala naman tayong live foods, pwede din yung fry booster, at pwede rin yun, konti-konti lang. At mas maganda, guys, na huwag nyong tatanggalin yung parent, yung tatay, para mas mabilis na lumaki yung fry, tsaka malis yung pagkasakit. Yun ang ang kalaban, ang magkaroon ng sakit, yung white spot. Bata pa lang magkakaroon ng white spot sa tubig yan, guys. Kailangan natin na 1 week water change tayo sa fry. Hindi bawas-bawas, dagdag bawas lang tayo, guys, mag water change. So yun, after a weeks, pwede mo na siyang ilipat sa malaking grow out tank. Tanggalin mo na yung male, yung tatay nila, kasi malakas na yung mga fry. Pwede na yan, pwede na sila pakawalan sa grow out tank mo. Tapos lagay ka lang na ng mga konting halaman, water plants, para meron naman silang pagkain. Nag-create kasi yung water plants ng impusorya, ng mga good bacteria, at kakainin ng mga fry. So
Kaya meron tayo nakikita minsan parang may maliliit na organism na ano, yun, ini-create yun ng aquatic plants para may makain yung mga prey natin. So guys, at saka advice ko lang guys sa mga newbie na nagbe-beta dyan, konting pasensya lang po sa pagbe-breeding ng beta kasi hindi ganun kadali ang pagbe-breeding. Unang take mo, pag hindi nabuhay yung prey mo, para mawawalan ka ng ganas. Kaya tsagaan lang talaga guys, tsagaan lang talaga ang pagbe-breed ng beta at sa pagpapalaki ng beta. Mahaba-habang proseso, lalo na wala kang live foods. Kailangan talaga yun guys. Kailangan natin gumawa ng alternative ng mga pakain sa ating mga alaga. At lalo na sa mga breeder natin, kailangan natin silang i-condition. Kailangan nila ng high protein para condition yung katawan. At madali silang i-breeding. Walang problema basta condition yung isda mo. Walang problema sa pagbe-breeding. Mabilis. So guys, bukas naman po i-upload natin yung bago kong tips sa beta care naman tayo bukas. Guys, abangan nyo yung video ko kung paano gamutin yung mga beta nyo na may sakit, lalo na yung may mga kuto, mga hook, ankle worm, yung ano tawag nung isa na bilog kumakapit sa scale ng mga natin beta. Kung paano natin gamutin yan guys. So abangan nyo guys bukas yung bago kong video. Konting kalaman, konting tips lang ang isi-share ko sa inyo about sa pagbe-beta. What's up pala sa shoutout down dyan sa mga ano, Team Aklan Beta Breeders. Shoutout din sa Aba. Asian Beta Alliance guys, kay shoutout din kay Bro Press, Kinbert Chua, Richard Chua, Norman, Sir Susi. What's out guys, hindi ko na mabanggit yung mga iba nating tropa. So ito pa pala, Team Iligan guys, Che Caballero, kamusta dyan? At saka sa Team Iloilo, sila Art, Ed Vanessa, Bernie, Chipoy. Guys, abangan nyo guys yung aking bagong video. Next day may mga bago tayong video. Abangan nyo na guys, at saka subscribes na din guys sa aking mga video, sa aking YouTube channels. Subscribe nyo lang at pindutin nyo lang yung bell para makatanggap kayo ng notification ng mga bago kong ina-upload na video about pag-iisda guys. So abangan nyo guys itong breeding natin, i-update ko kayo kung ano yung resulta. So guys, keep on watching my YouTube channel. Maraming salamat.